Hi, it's me, Anma, and welcome to my YouTube channel. Ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano yung training sa Dragon and Tiger. Kasi may nag-request na to sa akin at ito, gagawin ko na siya ng content kung paano yung procedure na ginagawa namin sa Dragon Tiger. Pero disclaimer lang guys, hindi ako isang trainer or professional trainer para may turo ko sa inyo ng sobrang ayos or perfect. Kaya, ayun, sana panoorin nyo pa rin itong video na to. Yung mga kailangan natin sa Dragon and Tiger ay shoebox. Yung shoebox ay may laman na 8 decks of cards or 8 sets of cards. So, ito guys, ito ay 1 deck at 1 set of cards. Meron siyang 52 pieces. Ngayon, sa Dragon and Tiger, ang kailangan natin ay 8 sets of cards or 8 decks. So, yan, may shoebox tayo. Tapos, sunod dito ay yung canister or discard holder. Doon ilalagay yung mga tapos ng cards na gamitin. Tapos, merong tablet para in case na gusto malaman ni player kung live ba talaga yung game. Meron dyang tablet at meron dyang cellphone number na tatawagan nila para makita nila kung live talaga yung game na to. Tapos, yun, keypad. Ngayon, sa Dragon and Tiger, ang platform doon ay dito si Dragon at dito si Tiger. Tapos, meron ditong burn card. So, depende sa company yon kung merong burn card dito na sa platform nila. Kasi, iba-ibang procedure ng Dragon and Tiger. So, ituturo ko sa inyo kung paano yung procedure ng Dragon and Tiger. Pero, bago yon, ang rules muna ni Dragon and Tiger, kada game, meron siyang burn card o waste card. Yung burn card na yon, parang hidden card siya. Hindi mo siya pwedeng pakita sa player. Tapos, dinidiscard yon ng hindi pinapakita nga. Ngayon, ang rules ni Dragon and Tiger, magpapataasan sila ng value ng cards. So, ang pinakamaliit na value ng cards ay ace. Ang pinakamalaking value ng cards ay king. So, ganito siya. Ace, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. So, si Jack ay 11, si Queen ay 12, at ang King ay 13. So, ganun ang pagbibilang kay Dragon and Tiger. So, ngayon, simulan na natin yung procedure. Sa procedure, guys, iba-iba nga ito. Pero, ayan, papakita ko sa inyo yung procedure number 1. Ngayon, mag-start tayo ng game. Ang betting time, depende rin kung paano yung set ng system. Merong 15 na betting time, merong 25. So, merong 10 na betting time. So, depende sa set ng system yan. Ngayon, magsisimula tayo sa first procedure. So, start game. Place your bets, please. Burn card. Dragon. Tiger. Okay, baba natin siya para makita. Yan. Ngayon, nagbe-betting time. Ngayon, nag-zero na siya. Si burn card, itatapon ko na siya. Or ilalagay ko na siya sa discard holder. Burn, i-announce mo siya ng burn or burn card. Tapos, doon mo na yung open si dragon. Dragon has 12. Open mo si tiger. Tiger has 11. Submit. Dragon wins. So, nagets niyo ba guys? Yun yung first procedure. So, ulitin natin. Start game. Place your bets, please. Burn card. Dragon. Tiger. Betting time, then zero. Burn card. Card. Dragon has 9. Tiger has 8. Submit. Dragon wins. Doon na tayo sa second procedure. Start game. Place your bets, please. Burn card. So, nakita nyo. Yung burn card, dinerecho sa discard holder. Tapos, dragon. Tiger. Then, betting time. Then, zero. Dragon has 6. Tiger has 5. Submit. Dragon wins. Scoop the cards. So, nakita nyo guys yung second procedure. So, ulitin natin. Start game. Place your bets, please.
Burn card. Dragon. Tiger. Zero. Dragon has 3. Tiger has 2. Submit. Dragon wins. Next procedure na tayo, guys. Start game. Place your bets, please. Burn card. Dragon. Tiger. Zero betting time. Dragon has 9. Tiger has 8. Submit. Dragon wins. So, nakita nyo guys, yung game natapos na, pero si Burn Card nandito pa. Ngayon, bago kayo mag-start game, discard mo muna to. Burn card, tapos scoop the cards. Ayan. Tapos, start game. So, ganun yung third procedure natin, guys. Ulitin natin. Start game, place your bets, please. Burn card, dragon, tiger. So, your betting time. Dragon has 12. Tiger has 11. Submit. Dragon wins. Burn card. Scoop the cards. So, yun. Depende yun sa procedure, guys. Kung ano yung ituturo sa inyo. Pero kung ano man yung ituro sa inyong procedure, lahat yun na table ng dragon and tiger ay same procedure lang. Dahil hindi naman pwedeng kada table, iba-ibang procedure. Lahat yan, same sila ng procedure. Pero yun na nga, iba-iba lang ang procedure pagdating sa company. So, depende yun sa company at yung system nila. Ganun lang kadali ang Dragon and Tiger, guys. Kaya, inuuna talaga sa training ang Baccarat. At Baccarat talaga ang main games talaga sa mga online casino o kaya sa live casino. Ngayon, paano kung hindi ka nakapag-burn card? Ngayon, ang sanction nun ay major. So, ibig sabihin, mawawalan ka ng bonus, as in zero bonus ka na agad. Tapos, pwede ka pa ma-suspend or matanggal. So, depende yon kung paano yung nangyari sa table or kung ano yung mistake mo. Kasi merong hindi nakapag-burn card, tapos natuloy yung games. Tapos, ang nakakita na lang yung si surveillance. So, yon ang mangyayari doon, yung sanction mo, pwede kang matanggal or masuspend ng isang buwan or depende kung ilang araw yung suspension na ibibigay sa'yo. Pero yun, meron din talagang natatanggal, guys, pagka ganun ang nangyari. Meron naman, kung na-notice mo, hindi ka napag-burn card, kanari, nakalimutan mong mag-burn card at naalala mo na hindi ka napag-burn card, tatawag ka lang ng supervisor mo or yung pit boss mo, tapos sasabihin mo kung ano yung nangyari sa table. Ngayon, i-stop yung game. Tapos, i-check yun ni surveillance at titignan kung kaya pa ba siyang solusyonan or hindi na. Pero kung hindi na siya kayang solusyonan, ang mangyayari dyan ay i-void shoe. Ibig sabihin, yung mga natitirang cards na pwede pang i-deal ay papalitan na at magsha-shuffle ka sa table. Depende yun kung ikaw ang magsha-shuffle sa table or may shuffler. Pero sa pagkakatanda ko, ikaw yung magsha-shuffle sa table. So, yan. Sa shuffle naman, iti-training naman din kayo dyan kung ano yung shuffle procedure nyo. Ganun yung Dragon and Tiger, guys. Madali lang siya, pero pag nawala ka sa focus at hindi ka napag-burn card, malaking sanction ang ibibigay sa'yo. Mawalan ka ng bonus or suspension or pwede kang matanggal. Kaya, dapat talaga sa Dragon and Tiger, focus ka. At kung inaantok ka, tumawag ka lang ng pit boss mo para gisingin ka. Kasi ang Dragon and Tiger, maraming nakaka-mistake dyan. Nakakalimutan mag-burn card. Ako, sa ilang taon ko sa pagiging online casino dealer, 2 beses lang naman akong hindi nakapag-burn card. So, yun. Kasi sa Dragon and Tiger, gising ako dyan eh. Kasi ilang cards lang siya, hindi siya nakaka-antok. Sa Baccarat ako inaantok. So, yun. May experience nyo yun, guys, pagka naging online casino dealer kayo. Kaya, ayun, guys. Dito na nagtatapos ang aking training sa Dragon and Tiger. And thank you for watching.